Sounds. What's up mga kaklista? So for today's video guys ay nakikita nyo sa inyong harapan yung tanke brand or tank na brand na hydraulic brake set natin. So ito yung nakakapit sa ating trinks. So mamaya makikita nyo yan. So bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung quick unboxing nya nung nasa Saudi pa ako para for checking purposes kung may leak or may defect. Okay, so sa installation wala na kasi yan, nakakabit na yun, nakita nyo na eh. I-review na lang natin siya sa yung ilang taon ko siyang nagamit o going 3 years na siya ngayon. Kaya tara, quick unboxing muna at review na. Let's go! Okay, itong video na to ay unboxing lang natin itong nabili kong brake. Para in case na may ebidensya tayo. In case na hindi siya okay. Na lang natin. Para sure ball. Ang brand niya ay Tanke. Ayan, nakikita ko na. Tanke. Hydraulic brakes to ng mountain bike. Mukhang maganda naman yung packaging niya. Tignan natin yung pinaka loob. Wow. Okay. The old goods naman siya. So yung siguro yung sa right. Sa likod to. Masati lang natin na walang damage. Para may ebidensya tayo ng video. Okay. Okay. Okay naman siya. Goods, goods. Naman yung left after yung sa harapan. Okay, ano naman natin yung quality nya. Okay, maganda din siya. Oh, yung sa harapan ganda rin yun. Tanke, hindi ko sure kung yan bang right pronunciation. Tanke TB200, ito yung model. Okay. Kakabit ko na ito soon. Sa ngayon, dito ka muna kasi ay pasok tayo pag weekend. Yan. O kaya pwedeng bukas pag maga uwi. Ito yung lever nyo. Sa harapan. Goods naman. Maganda ang quality. Tanke, malalaman natin performance nito pag nakabit na natin. So ngayon tago ka muna, dyan ka muna. Simpleng ano lang talaga ito. Uy, may libreng ano to, may libre ah. Ah, okay. Brake pad, tapos ayun, dalawang brake pad. Tapos nandito yung mga fittings niya. Yung screw. Ayos. Tago lang natin yan. Okay. So yun lang, okay naman. At least may ebidensya tayo na okay yung padala nila. Okay, thank you. At ayun na nga mga kaklista, at nakita nyo na ang quick unboxing natin sa hydraulic brake na to. So ngayon guys, so na-install ko siya or nabili ko siya mga 3 months to 4 months yung bike na si Trinks bago ko siya napalitan ng hydraulic kasi dati ito ay naka-mechanical brake. Okay, so ngayon i-review ko siya sa inyo sa experience ko sa paggamit ko for the long period of time. Kulang-kulang ano na rin yan, halos kulang-kulang pa 3 years na din. So ngayon ito, and i-review natin siya. Ito is made of alloy. Ito lang ah. Alloy ito. Kasi ito naman bakal. So meron tayong magnet dito. Yan. Bakal siya.
ito naman alloy. Ito bakal din. Yung lever adjustment niya. Ito siya. Okay. Tapos, paggamit ko naman ito is sobrang kapit. Makapit siya guys. So, hindi ko na siya kinailangan i-bed in process. Nung in-install ko siya is ano na kagad siya. Kakapit agad lalo yung sa harapan. Pumubululusok agad yung kagat niya. Hindi mo na kailangan mag-bed in process. Okay? So, yun ang magandang review ko dito. So, kaya alalay lang ako dito sa harapan. Mas gamit ko yung sa likod. Okay, so ayan yung magnet ilagay ko para makita nyo na bakal siya. Okay, so ayan lang. Pasensya na at merong helicopter na dumadaan. Sheesh! Helicopter pa more. So ayan, so ano pa bang masasabi ko dito? So, performance niya guys, okay talaga yung maganda eh. Hindi ko rin na-expect yung ganong performance niya. Okay, na pagkakabit mo is kagad-kagad. Tapos dito is dalawang beses ko palang nalilinisan yung ano niya, yung mga brake pad niya. Pero baka magurot kaya guys, hindi ko pa siya nabibleed. Hindi ko pa talaga siya nabibleed kasi wala akong gamit. So ngayon meron na tayong gamit dito sa Pilipinas. Soon or the next video is papakita ko sa inyo paano pag-bleed nito. So speaking of bleed pala, ito makikita niyo yung port niya. Ito. Ito ay 2.5 mm. Okay. Tapos mineral oil din ang gamit niya. Pares din ng mga Shimano. Tapos ang medyo ano lang dito is yung magaano ko ng internal. Medyo ano yung mga fittings niya. Ito lang medyo matigas. Yan. Kung nakikita nyo yan. So ganyang klaseng fittings ang encounter nyo yan. Merong thread type tapos meron namang inuhugot. Magkaiba sila eh. Pero alam ko pares lang yan. Dun sa ano ay itim. Yan. Okay, so nandito na rin tayo sa baba. Teka lang. Yan, kung nakikita niyo yung 'di ba yung word na tanke? Katabi ng E, yung color black na yan, yan yung bleed port. Which is Torx 25 naman ang size. O, di ba ang galing? Papahirapan pa yung magbi-bleed. Paano kung wala kang mga ganong gamit? Diba basic yung mga Allen key? So, lalo sa mga multi-tool ito, Torx 25 siya. Buti na lang meron ako. So, basta soon, ipapakita ko sa inyo yung paano pag-bleed nito. Okay? So, ito yung Torx 25. Tapos, dito naman is ano naman, ang tawag doon? 2.5 mm naman siya. Okay, ayan. So, ito 2.5 mm yung sukat nitong bleed port niya. So, ayan. Bibigyan na lang ako ng link or papakita ko yung picture nung pwede nyong pagbilan in case na bumili kayo nito. So, guys, marirecommend ko ba ito na brake? Yes. Very recommendable to guys. Maganda siya, magaan at pwede nyong alternative sa Shimano MT200 or 201 kasi ito medyo ano naman ito eh, hindi naman nalalayo yung presyo niya sa ano niya, sa ano, hindi nalalayo yung presyo niya sa mga Shimano alto kasi is mga ano other brand siya na tanke which is okay naman, di ba? So ito palang rich level, no? Okay. So pag tinansin nyo to, ayan na yung kagat nya. So tanggalin mo na natin to. Ayan, di ba? Pag pinapunta nyo sa harap yung ikot, tinan natin kung anong mangyayari ah. Yan. O, di ba? Lumalim na. Pumunta na sa malapit na sa may nandito. So yan, pag ganun. So pag paloob naman, babalik din natin sa dati. Ayan. So, yun yung lever adjustment niya. Okay? So, yun lang guys. Ito ay bakal, alloy, mineral oil din siya. At yung mga sizes niya, nabanggit ko na. Yung performance niya, na nabanggit ko na rin. So, ngayon is very recommendable talaga siya. Okay?
So sa next video natin guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya i-bleed, kasi never ko pa siya na-bleed simula ng pagbili ko. Di ba tagal na? Kasi ito naman is ano lang to, hindi naman laspagan ang gamit. Minsan once a week lang, once a month, ganun lang. Kasi nga pag trabaho, minsan pagod na. Twice a month lang, ganun. Yun lang ang gamit ko dito. Kaya hindi siya ganun kalaspag. Kaya linis-linis lang ng brake pad ang ginagawa ko dito. Hindi ko rin siya mableed doon sa Saudi, kasi unang-una, wala akong gamit doon. Okay. Wala akong pang-bleed. Wala rin akong oil. Okay. So dito na ako bumili sa Pilipinas para mableed natin to, 'di ba? So yun lang mga kalista ang re-review ko dito, at honest review 'yan, guys. Maganda to. Malakas ang kagat, malakas ang prera na 'yan. Mare-recommend ko 'yan sa inyo. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood niyo mga kalista. Sa next video natin is pag-bleed naman itong brand na tangke. Okay? So yun lang, maraming salamat. Ride safe and God bless. Sheesh! Tangke, baka naman.